video currently. Like today is July 23. Huh? Luta. Today is July 3. So this is my bunsong kapatid's birthday. So meron kaming dinner mamaya dito sa bahay. So nag-request siya kung pwede akong magluto. So para akong, alam niyo naman, mahilig ako magluto. So magiging chef na naman tayo for today. Tapos kami-kami lang naman, wala namang bisita. So galing na kami actually ng palengke kanina. Hindi na ako nag-vlog, ngayon lang ako nag-start mag-vlog. Pero nalinis ko na yung mga ibang lulutuin, nakapaghiwa-hiwa na ganyan. So nakapag-prep na kahit papano. Pero before that is nakalimutan ko, isi-share ko nga pala sa inyo yung experience namin. So isasama ko na lang siya sa vlog na to, yung nakapagpa-vaccine na nga pala kami, guys. So hindi ko pa rin nachichika sa inyo. So story time lang is, wait lang, magsi-skincare lang ako. Maglalagay lang ako ng sunscreen. So eto, Ricks yung gamit ko for my sunscreen, ganyan. So actually yun nga, story time is nakapagpa-schedule kami ng vaccination. So si mama yung unang na-schedule since may comorbidity siya, diabetic nga siya. So inuna siyang, pero yung classification nga is A4 na. So excuse me guys, wait lang, ang dal-dal ko, hindi ko muna tinapos yung sunscreen, di ba? So yun nga, ang classification is A4 na, pero yung mga may comorbidity is parang inuuna pa rin nila. So kaya naisingit na si mama last time, pero hindi man talaga naisingit kasi nag-online register kami. So nakita na yung pangalan niya doon kasi may mga sasagutan doon kung may mga mini-maintenance kang gamot, ganyan, or mga karamdaman, ganun. So since diabetic nga siya nauna. And then, may clip ako. So sinamahan ko siya doon sa center pero hindi ako nakapasok sa loob kasi maliit lang yung facility. So hindi ako na masyado nakapagpa-video. So ito lang yung clip na meron ako. So check this out. Masakit. Yes! Pero monitor natin siya hanggang mamaya kung wala siyang nararamdaman and everything. Pero sana wala. So, just congratulations, you're vaccinated! Ngayon, and sobrang bilis lang. Parang wala pang 1 hour is tapos na kami. Meron lang silang, syempre, yung kung alam nyo naman yun, before sila i-vaccine, merong mga BP muna for kung mataas yung blood pressure, papagpahingahin muna sila. And then may mga form na sasagutan. So nandun lang ako sa labas. So sobrang konti lang nung clip ko na na-take. As in actually wala man. Nung lumabas na lang siya. And then after nun is nag-McDo lang kami. Kasi diba pag bata, pag na-vaccine ka, para hindi sumakit, dadali ka sa Jollibee or McDo. So minakdo ko na agad si mama para hindi na sumakit yung na-vaccine niya. So ito lang yung picture na yon. Tapos after nun, syempre may na-monitor ko si mama ko. Meron siyang mararamdaman. Kasi nga, syempre, open tayo, baka meron mga side effect. Pero, ito yung update nung araw na yon. Yeah. Time check is now 4:37. So, kaninang 9, na-vaccine si mama. So, tatanungin natin siya kung anong nararamdaman niya ngayon. Mag-update ka sa kanila. Responsibilidad mong mag-update kasi na-vaccine ka na. Wala naman po akong naramdaman. Masakit? Po. Or medyo, ano? Ano lang? Mabigat lang yung balikat. Lang, pero hindi naman siya ganong masakit. Okay lang. Wala ka. Hindi ka naman nilagnat, no? Hindi naman masakit ulo or anything. Wala naman ako naramdaman. So, diabetic pa siya. And then, wala naman siyang naramdaman. So, kayo, magpabaksin na din kayo. Thank God is walang any symptoms na naramdaman si mama. And nakapag-work pa siya, no? Nakapagtahi pa siya. So, as in, nakagalaw-galaw pa siya. Hindi naman siya yung as kahit ano, kahit sakit ng ulo, wala. Normal lang na bumigat yung kung saan siya na-inject na part. So, ayun lang, even the next day. So, itong video na to is after 8 days na nung na-vaccine si mama.
And then the next day is ako naman yung na-schedule na vaccine, pero yung vaccine ko is kinuha ko sa Makati kasi dun ako na unang na-schedule because of work. Naka-register din ako doon dahil sa trabaho nga namin. So, required na magpa-register for vaccination. Although, nag-register din ako dito sa barangay namin. Medyo mabagal lang kasi nga, I understand, is maliit yung facility. So, medyo may kabagalan yung pag-roll out ng vaccine. Pero may mga nava-vaccinate na dito sa amin. So, ayun. So, kung gusto nyo i-check yung link sa mga nanonood dito na mga taga-barangay ko lang din, iiwan ko yan sa description sa baba para makapag-register na kayo, i-push nyo na yan. So, nung na-vaccine ako, pumunta ako ng Makati kasi meron din akong errands noon na kailangan gawin dun sa city. So, pinareschedule ko. Actually, dapat is July 23 yon, pero may errands ako nung 25 para hindi na balik-balik. Nag-email ako na kung pwede ko rin i-take na lang yung vaccine nung 25. And thankful ako na pumayag sila. So, isang luwas na lang, diba? Para hindi pa balik-balik. So, ayun, na-take ko yung vaccine. Sobrang bilis lang and ang dami nilang na-accommodate kasi sobrang laki ng space as in isang covered court. And mabilis lang yung procedure. Meron akong clip nun. Check this out. Kabilas after nun, bibinigyan nila ako ng timer na parang kailangan mong mag-rest for 15 minutes and then for 15 minutes na yun, kung wala kang naramdaman, magpo-proceed ka na sa another BP and then meron silang i-endorse sa inyo ng mga vitamins or gamot. In case na sumakit yung pakiramdam nyo, sumama yung pakiramdam nyo, pwede kayo mag-take ng paracetamol and then vitamin C. Pero, and then, tapos na. Ganun lang siya kabilis. And by the way, ang pareho kami ng vaccine na na-take ni Mama, which is Sinovac. So, wala kaming any symptoms. Ako is normal lang din. Bigat lang nung kung saan siya na-inject. Pero, sumamay pakiramdam, sumakit yung ulo. Wala akong naramdaman na anything until the next day. So, wala lang din ako masyadong video kasi nga parang normal lang. As in, wala kang ma-feel. So, I suggest huwag kayong matakot sa vaccine, guys. And i-push nyo na makapagpa-vaccine kayo as early as you can. Lalo na sa mga nagtatrabaho. Kasi alam ko is yung classification ngayon is nasa A4 na. Yung mga workers, drivers, ganyan. So, lalo na kung nag-work kayo. And then may inuuwian kayong pamilya. Yung mga bata, as of now, well, hindi sila makakapagpa-vaccine. So, kailangan tayong matanda yung mag-protect sa kanila. So, much better as much as possible is makapag-take na kayo ng vaccines. After a month is dun matitake yung second dose ng vaccine. So, ayun lang. And hopefully, wala pa rin kaming maramdaman na side effect. I encourage you guys na magpa-vaccine na din kayo sa mga malalapit na centers or kung saan pwedeng mag-register na malapit kayo. I-push nyo na yung opportunity kasi nakita natin yung vaccine, nandyan na siya. It's free, it's available. Kesa dun sa COVID na hindi mo nakikita yung sakit and then pag napunta siya sa'yo or nahawa ka is mas malaki yung gastos, mas malaki yung stress na makukuha mo. So, take my advice and advice of every professional na magpa-vaccine na kayo to protect yourself and your family from COVID. So, yeah. So, ngayon babalik na ako sa pagluluto and i-update ko kayo mamaya.
guys, tapos na akong magluto. Nakaligo na din ako. Pero papakita ko muna sa inyo yung mga naluto ko. Kasi kakain na kami at mauubos na lahat to. So, before anything else. So, ayan, nagluto ako. Kare-kare. Tapos, marinated chicken. Tapos, may potatoes sa taas. And then, nag-ihaw sila ng isda na mukhang mga na-massacre. Tapos, yun yung mga susawan, soft drinks. So, yun lang. So, simpleng dinner lang. Kakain na kami. So, yeah. Kaming kumain. And dito ako pinaka nakaka-excite or na-excite tonight kasi alak na alak. Iinom kami. So, gagawa tayo ng sangria tonight. So, excited. Gagawa ako ng sangria. So, meron akong fruits dito. Lalagyan lang natin siya ng orange juice, apple juice, tsaka Sprite. So, meron na tayo sangria. Papakita ko sa inyo. Thank you.